Good morning mga Mariko. Another day, another bentong baon for Kuya Kalik. At dahil nga 12 to 3 p.m. ang kanyang pasok, sakto for lunch, ipagluluto ko siya ng burger steak. Ang mahiwag ang o mga Mariko, unahan ko na kayo. Huwag niyo i-judge ang aking kawali. Magkasing tanda na kami niyan. Eto nga at nagpainit na ako ng mantika at tinilagay ko ng mga burger patties. Ipiprito ko nga muna lahat ng ito. Pagkatapos nga ng ilang minuto, eto nga't luto na. Pwede na nating hanguin ang mga ito. Etong mantikang pinagprituhan naman ay gagamitin natin para gumawa ng gravy sauce. Eto nga at naglagay na ako ng butter. Tinunaw ko nga lang ang butter, pagkatapos ay naglagay ako ng 2 kutsarang harina. Ayan, haluin lang natin siya. Kapag nga ganito na ang itsura niya, lagyan na natin ng tubig. Ang paglagay ng tubig ay depende sa inyo kung gaano kalapot ang gusto nyong gravy. Nilagyan ko nga lang siya ng konting toyo pampakulay sa gravy natin. At eto nga, timplahan na natin. Dito nga ay naglagay lang ako ng magic seasoning at pamintang pino. Konting halo nga lang. Pagkatapos nga, inilagay ko na itong mga mushroom. Pagkalagay ko nga, kinantay ko lang mag-simmer. Ito at luto na. Tara, ready na natin ang bento baon for Kuya Kalik. Ito nga't nauna ko nang ilagay ang kanin. Inayos ko lang ng konti. Pagkatapos nga, inilagay ko agad itong patty. Tapos, lagyan na natin ng gravy sauce. Favorite ni Kuya Kalik yung mushroom, kaya nga dinagdagan ko. Dito nga'y makikita nyo, kinukuha ko yung patty. Dahil nga, bala ko nga ilagay na lang siya sa ibabaw ng kanin. Pero bago yon, nilagay ko muna itong mga orange niya. Ganyan nga yung ginawa ko sa orange niya para mas madali niyang makain. Isa yan sa paboritong prutas ni Kuya Kalik. At ang mansanas, kaya nga yun ang madalas kong binibili. Itong paggawa nga ng bento baon ay talagang nakakaubos ng oras. Minsan nga ay gabi pa lang ay nag-iisip na ako kung ano ipapabaon ko kay Kuya Kalik. Hanggat maaari kasi kanin at ulam ang gusto ko ipabaon sa kanya. Balik na nga tayo dito sa ginagawa. Ayan nga at nailipat ko na sa ibabaw ng kanin ang patty. O, di ba mas magandang tignan? Ito na nga pala ang kinalabasan ng paggawa natin. O, bongga. Parang nahiya yung Jollibee sa gawa ko. Char. Okay, side view, side step, front step, side effect. Bongga. O, sino ka dyan, girl? Pagkatapos kong ang gawin yan, ay pinapakita ko kay Kuya Kalik itong bento baon niya. Ito nga, takpan na natin. Mga nagtatanong pala, itong baonan niya ay nabili ko lang sa Shopee. May chapstick at kutsara na nga itong kasama. Nagdagdag nga lang ako ng chocolate at Yakult sa kanyang baon. Nakakatuwa nga at lagi niyang nauubos ang kanyang bento baon. Ito nga, nilagay ko na sa kanyang lunchbox. Dahil nga hirap na hirap ako dahil isang kamay lang ang gamit ko, nawala nga sa isip ko at patagilid ko siyang nailagay. Pagkabukas ko nga, para ipakita kay Kuya Kalik, nako nag-rumble na yung mga nasa loob, kaya nga inulit ko. Inayos ko nga lang ulit yung mga nasa loob at eto na nga ang final look. Oh, bongga! Wow! Eto pagbibento baon nga ay talagang kailangan mo ng maraming oras. Pero napakasarap sa feeling kapag nakikita mo yung anak mo na laging masaya sa bawat bento baon na hinahanda mo sa kanya. Ayun lang mga Mariko, please follow our page for more bento baon ideas!